The attachment theory, kung paano ito makaka-apekto sa iyong adult relationship. Ang ating estilo ng attachment ay tumutukoy sa lahat tungkol sa ating relasyon. Mula sa kung sino ang gusto nating makapareha hanggang sa kung paano magwawakas ang ating relasyon. Ang videong ito ay makakatulong sa inyong maintindihan kung paano ang attachment pattern para sa isang intimate na relasyon ng isang adult ay ginagabayan ng emotional bonds na nabuo sa kanilang mga unang yugto ng pagkabata. Bago ko simulan ang video ito, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Welcome sa aking video. Ang attachment ay ang malalim at nagtatagal na emotional connection na nag-uugnay sa iyo at sa ibang tao sa buong panahon at lugar. Ano ba ang sinasabi sa attachment theory? Ang attachment theory ay nabuo sa pamamagitan ng isang British psychoanalyst na si John Bowlby. Naniniwala siya na sa panahon ng unang 6 na buwan ng buhay, ang mga bata ay kinakailangang bumuo ng malapit na emotional na relasyon sa isa sa mga pangunahing tagapag-alaga. Ito ay maaaring ang iyong mapagmahal na ina o ang iyong caring na ama. Ito ay mahalaga para sa isang normal na social at emotional na pag-unlad ng bawat bata. Kapag ang isang bata ay nakikibahagi sa isang matibay na emotional bond sa kanyang mga magulang, ito ay bumubuo ng isang secure attachment. Ito ay nagpapadama sa kanila na sila ay ligtas at nagkakaroon sila ng positibong pananaw sa buhay. Ngunit kapag ang isang bata ay nakikibahagi sa isang mahinang emotional relationship sa kanyang mga magulang, ito ay humahantong sa pagkakaroon ng insecure attachment. Ito ay magpaparamdam sa kanila na hindi sila ligtas, nangangamba, at nagkakaroon sila ng negatibong mindset sa buong buhay nila. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ang pattern ng attachment. Ang pattern ng attachment na nabuo sa isang bata ay makakatulong upang bumuo at panatilihin ang kanyang emotional connections sa ibang tao at matukoy ang kanyang intimacy at relasyon. Depende ito kung ano ang naranasang pag-aalaga ng isang bata. Meron tayong 4 na pattern ng attachment na maaaring mabuo sa kanyang pagkabata. Ang una, secure attachment. Pangalawa, anxious and ambivalent attachment. Pangatlo, anxious avoidant attachment. At pang-apat, disorganized attachment. Paano ba tayo naaapektuhan ng ating attachment kapag tayo ay nasa hustong gulang na? Ang bond na pinagsasaluhan natin kasama ang ating mga magulang bilang mga anak ay napakahalaga para sa ating susunod na emotional development. Ang ating childhood attachment patterns ay matutukoy ang overall attachment style sa ating adult life. Kung paano tayo kumonekta sa isang tao romantically at kung paano tayo emosyonal na tumutugon kapag humiwalay sa atin ang ating mga mahal sa buhay. Upang maintindihan ang iba't ibang attachment pattern na ito sa pagkabata at kung ano ang epekto nito sa ating adult life, isaalang-alang natin ang 4 na kwento ng 4 na magkakaibigan. Si Diana, Tina,
Rebecca at Allison. Lahat sila ay matalik na magkakaibigan at nakatira sa kani-kanilang mga magulang. Ngunit sila ay may iba't ibang kwentong tumatakbo sa kanilang buhay. Tingnan natin ang kwento ng buhay ni Diana, Secure Attachment. Si Diana ay isang happy girl na nagmamahal sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang ay minamahal din siya at inaalagaan siyang mabuti. Ligtas ang pakiramdam niya sa paligid ng kanyang mga magulang at komportable ang kanyang pakiramdam. At tiwala siya na mag-explore sa kanyang kapaligiran sa paligid ng kanyang mga magulang. Subalit hinihigpitan niya ang kanyang exploration kapag ang kanyang mga magulang ay wala sa paligid niya. Siya ay nababalisa at nag-aalala kapag ang kanyang mga magulang ay hindi malapit o nakabukod sa kanya. Ngunit kapag sila ay muling nagkita ng kanyang mga magulang, masaya nang muli si Diana. Kumakalma siya at nagiging komportable ang pakiramdam sa paligid ng kanyang mga magulang. Siya ay securely attached sa kanyang mga magulang. Ang secure attachment ay isinasaalang-alang na pinakamahusay na uri ng attachment pattern. Ito ay naobserbahan na 55% sa mga bata ang nagpapakita ng secure attachment patterns sa kanilang magulang at anak na relasyon. Sa pagkakaroon ng secure attachment style, si Diana ay lalaki na isang secured adult na merong positibong pananaw sa sarili, empathetic, mapagpatawad, at marunong magtiwala. Komportable sa isang warm, loving, at emotionally intimate na relasyon. Alam kung paano magtakda ng nararapat na boundaries depende sa kanyang kapareha at papayagan niya ang kanyang kapareha na dumipende sa kanya. At siya ay available sa kanyang kapareha kapag kinakailangan, maaasahan, at independent sa kanyang romantikong relasyon. Anxious, avoidant, insecure attachment. Si Tina hindi gaanong close sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang ay madalas na nagpapabaya at pinaparusahan siya sa tuwing siya ay nagkakamali. Masasabi mong ang mga magulang ni Tina ay medyo abusado, kaya't ang pakiramdam ni Tina ay hindi siya secure sa paligid ng kanyang mga magulang. At madalas na umiiwas siya dito. Bagamat nag-e-explore siya sa kanyang kapaligiran kahit nandoon ang kanyang mga magulang, hindi siya gaanong nag-aalala kahit wala ang kanyang mga magulang. Kapag inihiwalay si Tina sa kanyang mga magulang, si Tina ay hindi gaanong umiiyak. Sa totoo lang, kapag muli silang nagkita ng kanyang mga magulang, madalas hindi niya pinapansin ang mga ito. Ang ganitong klase ng attachment ay kilala sa tawag na anxious, avoidant, insecure attachment. Halos 20% sa mga kabataan ang nagpapakita ng avoidant attachment pattern sa kanilang pangunahing tagapag-alaga. Tingnan naman natin ang kwento ni Rebecca. Rebecca's story. Anxious, resistant insecure attachment or anxious ambivalent attachment. Si Rebecca ay madalas na abala sa pagkuha ng atensyon mula sa kanyang mga magulang. Madalas niyang kinokontrol ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga magulang upang matiyak na mananatiling available ang mga ito. Ito ay dahil ang kanyang mga magulang ay kadalasang unavailable para sa kanya at merong hindi pare-pareho at hindi mahuhulaan na pagtugon sa kanyang mga pangangailangan. Si Rebecca ay karaniwang nag-aatubiling mag-explore sa kanyang kapaligiran kapag nandoon ang kanyang mga magulang. Kapag nahiwalay siya sa kanyang mga magulang, ay labis siyang nahihirapan. Gayunpaman, kapag muli silang nagkasama ng kanyang mga magulang, si Rebecca ay nagagalit, tumatangging lapitan at tumatangging huminto. Ito ay kilala sa tawag na anxious resistant insecure attachment o anxious ambivalent attachment.
halos 10% ng kabataan ang nagpapakita ng resistant pattern ng attachment na ito sa kanilang mga magulang. Ang resistant attachment ay nagpapakita ng exaggerated na pangangailangan ng attachment. Dito ang bata ay maaaring abalang-abala sa pagkuha ng atensyon ng kanyang mga magulang. Ito ay dahil sa inconsistent na parent-child communication. Tingnan naman natin ang kwento ni Allison. Allison's story, disorganized attachment. Si Allison ay kadalasang hindi nasisihan sa kanyang buhay. Natutulala siya at nalilito at kumikilos ng nakakalito. Kadalasan, hindi siya nakakaramdam ng seguridad sa paligid ng kanyang mga magulang nang dahil sa kanilang inconsistent behavior, pagmamaltrato at pang-aabuso mula sa kanyang mga magulang. Para kay Allison, ang kanyang mga magulang ay pinagmumula ng takot at kaginhawahan. At ito ang dahilan kung bakit wala siyang malinaw na pattern of attachment. At ang resulta nito, nagpapakita siya ng disordered behavior kapag nasa paligid niya ang kanyang mga magulang. Ito ang kilala sa tawag na disorganized attachment o disoriented attachment. Halos 15% ng mga kabataan ang nagpapakita ng disorganized attachment sa kanilang pangunahing tagapag-alaga. Ang attachment pattern na ito ang pinakagrabing anyo ng insecure attachment, ang lumaki sa isang abusadong mga magulang. Si Allison ay nabuo ang disorganized attachment style bilang isang adult. Siya ay magkakaroon ng negatibong self-image. Malamang na magkakaroon siya ng unhealthy at toxic na relasyon. Inaabuso ang kanyang sarili at agresibo, insensitive at hindi nagtitiwala. Napakagulo at desperadong nananabik sa emotional security at intimate na relasyon. May mga unresolved thoughts, damdamin at saloobin. Traumatized sa kanyang nakaraang pang-aabuso, mga karanasan, memories at losses na hindi pa naresolba. Hindi kayang tanggapin ang emosyonal na pagkakalapit at romantikong relasyon. Hindi kayang kontrolin ang kanyang emosyon. May galit, mahilig makipagtalo, agresibo, nagpaparusa at abusado. Nasa isang dysfunctional na relasyon. Ano ang attachment style na meron ka? Meron ka bang secure attachment or insecure attachment? Pwede mong ilagay sa comment section sa baba kung ano man ang sagot mo. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at may napulot kang aral dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video nito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.